Foreman Glenn. Anong ulam? Miswa, no? Miswa, sir. Ako lang sasagot, ha? Miswa. Sige. Okay, tapos Rick. Ano? Comment section, part 4 na tayo sa productivity rate. Oh, ang daming nag-request na bakit rebar lang? Formworks daw, formworks. Pero sinabi natin yung lamot sa na. Kaya nga, hindi yung ano, problem solving. Ah, ito, may, ano, habang iniintay ko yung mahiwaga miswa, si Lidman Arnoldo, shoutout. Shoutout. Oh. ito na. Habang iniintay yung ano, mahiwaga miswa, ito na, ginawa ko na ng productivity rate part 4 na. Kapon, part 3. So, ito ah. Ano to? Teka lang ah, kunik yung ballpen. So, ito yung ginawa ko. Pwede to pang board exam. Lalabas sa board. Okay, so, ito na. So, merong problem, no? Merong problem dito, ginawang ko. Na, a flat slab has a 500 square meter. Sabihin, flat slab, walang beam. Hindi, actually, flat slab, merong beam yan sa perimeter, pero for simplicity, sabihin natin walang beam. Tapos yung column capital niya, hindi ko na sinama para for simplicity lang, no? Baka kasi may magtanong, eh, lalo na yung mga structural engineer, yung flat slab, mostly, meron yung perimeter beam. Okay, pero for simplicity, natin ilagyan. Tsaka column capital, wala. Okay, a flat slab has a 500 square meter floor area set to complete for 7 days. Rick, 7 days lang, bubuusan na, flat slab. Tapos, yung 7 days natin, ginawa natin ng per day, 8 hours lang, walang hindi kasama yung overtime. Okay, so 56 hours. Ang tanong is, how many carpenters needed to complete the job? Ilang carpentero daw? Ito, useful ito pagka nag-apply ka ng ng formwork engineer, sasaywar ka, tatanungin ka nung manager na ina-applyan mo. Ganito pagkatanong, di ba? 500 square meter, flat slab, bubuusan ng 7 araw, after 7 days, ilang carpentero ang kailangan? Pag di mo nasagot yan, wala na. Minus na, di ba? Okay, ano yung given? Ang given is, number one is, formwork system, table form. Ito, table form to. Take note, pagkat, ang pinaka-complex lang kasi yung ano Rick, yung basta formworks complex meaning iba-ibang productivity rate. Table form iba, ring lock iba ang productivity rate, yung conventional iba, semi-conventional iba, gang form iba yung productivity, so ang dami. So this time productivity rate ng table form is 1 square meter per man hour. Sa akin to ah, based sa experience natin sa mga project, ang bilis na to. Talagang mabilis pagka table form, lalo na flat slab. The speed is, the productivity rate is 1 square meter per man hour for flat slab using table form. Okay, so ito yung solution. Ang solution is, ang formula niyan is ratio and proportion lang, by ratio and proportion. Ibig sabihin, given productivity rate is equal to required productivity rate. I-ratio proportion mo lang yan. So, ano yung given productivity rate? Ito, productivity rate given natin kanina. So, hindi mo masasolve yan kung wala ka nito. Ha? Ikaklaro ko lang. So, kailangan meron kayong database. Pwede nyo yung tanongin sa foreman. Basta yung mga expert na sa site, yung mahaba na experience sa formworks. 1 square meter, ito yon, 1 square meter per man hour. Ibig sabihin, sa isang isang tao, sa isang oras, 1 square meter ang natatrabaho kung flat slab. Okay. Is equal to, ito na, i-input na natin. Ibig sabihin, yung area, 500 square meter. Ano, no? Yan, 500 square meter. So, ratio proportion lang eh. So, kung anong unit dito, kukopyahin mo lang yan, i-input mo. So, 500 square meter. Man hour na. Yung man, yun ang carpintero, X yan. Yun ang tinatanong. X. Tapos yung hour. So yung days, i-convert mo to hours. So sa atin, yung one day natin is 8 hours work lang. So 7 times 8, 56. So 56 hours. I-cross multiply mo yan. Simple algebra. Diba? Simple algebra lang yan.
Tapos i-transpose mo, cancel mga units, lalabas na 8.9. Say na wala namang 8.9 na carpintero, 'di ba? So dapat whole number. So ang sagot diyan is 9 carpenters. Okay? So ang sagot is mag-hire kayo ng 9 carpenters. 'Di ba? 'Yun ang sagot doon. All right? So ito yung classic example, no? Pwede natin ibahin. Pwede naman na given yung karpintero tapos ilang araw bago buusan. Okay, babalik-balik na rin lang natin yon. Okay, Rick, so ito yung part 4, Rick, ha, sa formworks. Actually, umpisa pa lang to sa mga problem solving. Oh, hindi pa natin isasama yung pang board exam na nag-resign yung tatlo nung pangalawang araw. Diba? Tapos, yung iba naman na combination na may tutulong after 2 days, yun, lalabas sa board exam yung Rick. Mga ganon. Ito, basic pa lang to. Hintayin natin yung mga comment nila. Baka maging part 5, part 6. Diba? Di natin alam. Diba? Okay? Taman. Check natin. Ito yung ulam namin ngayon. Miso, ah. Wow! Okay. Sige, Rick. Okay, bye-bye. Thank you. Approve.